Yun, magandang araw mga bossing. Gising lang, good morning po sa bawat isa. Meron tayong dumating mga bossing, mga lords. BBB, 20 inches po, 5 pieces. Yan, available po yan. Babagitin ko po yung presyo mamaya. Ay, ito po pala, yung mga gawa ng engineer, yan po. Frame type po yan na malapat. Pag sinabing engineer malapat, iba po yung maker. Iba, hindi lang po iisa yung malapat mga bossing. Hindi lang po yung isa. Hindi po fake yan. Yan. Pag sinabi ng engineer malapat, gawa ni engineer, tapos sinabi ko gawa ni Tatang Esteng. Yun, baka maging fake siya kasi hindi naman gawa ni Tatang Esteng. Pero kung sinabi kong engineer malapat, origin po na gawa ni engineer. Iba po yung gawa ni Abel, Henry, engineer, Benny, Tatang Esteng. Yan, lima sila. Hindi ibig sabihin fake na malapat. Wala pong original na frame type. Iba-iba yung maker, mga lords. Hindi lang iisa yung malapat. Yan. Yung magkapatid po, si engineer, tsaka si Sir Benny. Tapos po, magkapatid ni Abel, Henry Malapat, at tatay po nila, at si Tatang Esteng. Yan. Iba-iba po. Yan. Kung ibang brand ang binanggit ko dito, yun, baka maging fake siya. Pero kung sinabi ko, engineer, malapat. Yan. Hindi po magiging fake yan dahil iba po yung maker niyan. Magkakaparehas lang po siya. Pero malapat pa rin kasi malapat ang apelido nila. Pinsan nila hindi yung ito ang tunay na orig na malapat. Hindi ko naman sinasabi na Esteng malapat to mga bossing. Yan. Yan. Gawa ni engineer yan. Hindi ko sinasabi. Sinasabi ko talaga kung sinong maker. Yan mga bossing. Yan, tingnan nyo yung gawa ni engineer. Frame type po siya. Meron siyang rest. First cap. Second cap. Yan mga lords. Frame type po yan. Gawa ni engineer. Hindi po yan fake mga bossing. Ito, magiging fake to. LPMC ito mga bossing. Kung sinabi kong malapat to, yan magiging imitation yan ng ano. Oh, pero hindi ko naman sinasabi na malapat to. Sinasabi ko totoong brand. SPMC po yan. May mga seller kasi na ibang brand sinasabi malapat. May Kosaya brand sinasabi malapat. May mga SPMC sinasabi malapat. Yun magiging fake siya na malapat dahil hindi naman siya tunay na malapat eh. Mga lords, ito sinasabi ko, engineer. Hindi ko sinasabi, sinasabi ko talaga yung maker mga lords. Engineer malapat. Yan. Pinsan po nila Kuya Abel, Henry. Tatay nila, Tatang Esteng, pagkatatay ni engineer, magkapatid po mga bossing. Tatay ni engineer, siya yung unang mga gumawa ng airgun dito sa Pampanga mga bossing. Pakita natin mga DBB natin. Babakitin ko yung price, pakitapos po ang video. Yan. Hindi ko na sasabihin na original malapat. Ito ang tunay na malapat. Sasabihin ko lang kung sino yung maker. Yun na yun. Original na yun mga lords. Engineer malapat made. Yun. Orig malapat talaga yan. Esteng malapat made. Orig malapat talaga yan. Iiba lang ang maker mga bossing. May nagsabi kasi peki daw yung mga malapat ko. Hindi naman po peki yan. Iba lang yung maker pero malapat din. Wala pong mga peki sa mga binebenta natin. Sinabanggit natin kung sino ang maker, mga boss. Yung mga nagsasabing peki daw yung mga malapat ko. Iba lang yung maker, pero malapat din. Yan, mga may nagre-request pa nga na ako, gawin kulay black. May pinapakita sa akin color black. Madali lang gawin yan, mga lords. Pylox lang yon, ini-spray yan. Pero isang kawi lang po yung gamit ng mga malapat. Maogani o kamatsili lang po. Ini-spray yan, tapos meron pong parang oil na malakit na kulay brown na ano tawag doon. Meron ako dyan eh. Pinapahid lang yun. Sa, pag nakulayan mo na ng itim, pinapahid mo lang yun. Parang magiging kamagong na yung ano, yung color black. Meron siyang magiging combination na kulay brown. Magiging parang kamagong yung kahoy. Ganun lang po yun mga lords. Kinukulayan lang po yun. Pwede natin gawin yun. Sa susunod na video, pakita ko paano gawin. Tapos, top coat, clear coat. Ayan.
Presyo nito mga lods, maraming issue sa mga barrel ngayon eh. Yung ibang pila, umabot ng 1 year, 1.5 years. Pag hindi ka tropa, hindi ka pa priority sa pila. Ngayon, may mga sasabing gumaya sa akin, ibaban yan, gumaya. Pero hindi na tayo sasali sa usapan na yan. Mainit-init yung usapan sa mga barrel ngayon. Pero ang BBBR, walang problema mga bossy. Tahimik lang yan, may gumaya. Walang problema sa kanya. Maraming tagagawa ng barrel. Yung iba, gumagawa ng barrel, tapos may gumawa ng barrel. Sasabihin, ginaya yung sa kanya. O, nakaka-issue. Pero ito, marami din gumagawa ng brass barrel na ganito. Pero tahimik lang po yung DBBR. Walang issue-issue sa DBBR. Maganda pa tumama. Hindi pa matagal maghintay, mga lods. Napakahirap pagutin. Yeah, napakabait kausap pa ng ano nito mga lods. Papadala niyo yung barrel mo kahit wala pang bayad. Oh ito, hindi mo na kailangan maghintay. Mga lods, subok na subok. Ganito na yung gamit ko. Tinanggal ko na yung mga steel barrel ko. Maganda tumama steel barrel. Yan, depende sa brand mga bossing. Kaya lang, dapat lagi mong lilinis. Dahil pag hindi mo lilinis, kinakalawang po sa loob. O nilagay mo lang sa kwarto, naka-aircon ka, magmo-moist yun sa loob, kakalawangin na. Ganun po kasela ng steel. Ito, kahit mabasa, hindi nakakalawangin. Kasi brass po siya. So, solid. 16mm po yung kapal niya. Solid. Walang sleeve, mga lods. Ayan. Tanso po yan. 16mm. Solid steel. Ang kagandahan nito, madaling mapataas yung tune pero tipid lang sa hangin. Kasi ang steel, pinagkumpara ko to mga lods doon sa GC Mag ko. Yung GC Mag ko, yung tune niya, yung FPS ng takbo ng bala, hindi ko binago yung power, tumakbo siya ng 8, nasa 880 ganyan, 880 FPS. Tapos nung nilagay ko to, naglaro same, hindi ko pinakinaman yung power. Nilagay ko yung brass barrel, tumakbo siya ng mga 920. Ibig sabihin, mas smooth lumabas yung tanso. Mas smooth lumabas yung pellet kaysa sa steel. Pero kaya naman kunin yung kung anong gusto mong power, kaya naman ng steel tsaka brass barrel. Mas tipid lang sa nakita ko mas tipid tayo sa kasi mas smooth lumabas, mas mabilis lumabas yung pellet sa brass. Mas madulas po siya mga lods. Ganun lang yung napansin ko. Ewan ko lang sa iba kasi ako pinagkumpara ko talaga eh. Noong pinutok natin 9880, hindi natin binago yung tono, nilagay natin tong barrel. Naging 920, 930, ganyan po naglaro. Mas mabilis. Kung gawin mong ano, mas magbabawas ka pa ng power. Kung gusto mong gawin 880 o 850, mas tipid ka sa amin. Dahil smooth nga lumabas. Yan. Hindi pa kakalawangin mga lods. Mga tropa ko 10 years, 5 years lang ganito, hindi man nasisira, hindi nagbabago. Huwag mo lang balaan ng islag mga lods. Local pellet, imported pellet lang na tatagal yan kahit 10 years pa po mga bossing. Abang tumatagal, gumaganda ang tama ng DBB mga bossing. Kasi yung raya niyan, yung kanto ng raya, ano pa eh, matalim. Pag yung kanto ng raya, natanggal na yung talim, yan, lalo pang gumaganda. Ang price nito, bigay ko na lang, mabilisan lang mga bossing. Hindi ka na pipila, 5,000 isang barrel. Yan. 5,000 pesos DBBR. Yan, DBBR po yan. Malalaman mo pag DBBR, hindi natin, huwag na natin buksan. May tatak na R dito mga boss eh. Pag walang tatak, DBB lang, hindi po galing sa kay DBBR yan mga boss. Basta may R po yun. May mga gumaya kasi na DBB, pero walang R. Yung may R, yun po yung malupit tumama mga boss eh. Malupit tumama, subok ko na dahil ako panganting ko ngayon. DBB. May nakatabi ako doon. Dalawa. 177 tsaka DBB. Tapos yung mga steel natin, inalis ko na.
dahil pangating lang naman tayo, hindi na tayo nagko-competition. May mga gumagamit pa nga dito, competition na nanalo mga lords dati na DBB. Sige po, COD tayo, sagot nyo lang yung shipping fee, 5,000 isang pirasong DBB. 5 piraso lang po yan mga lords, paunahan na lang po. Maraming salamat.